Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Muli, maraming salamat sa Diyos dahil nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon para makagawa ng mga panibagong tutorial mga bro patungkol sa ating mga motor. Bale mga bro, sasagutin ko lang yung mga nagtatanong patungkol dito sa Domino Honeywell switch. Ayan, ito mga bro yung itsura ng Honeywell Domino na Honeywell switch. Honeywell switch na lang para mas maikli. Ayan, ito yung tinatawag nila. Ayan mga bro. So meron ditong push start. Ayan, merong busina, tapos yung kulay green, yung parang kidlat, yan yung push start. Ayan, tapos signal light, left and right. Tapos meron ditong hazard. Ayan, hazard. Tapos merong ito, high low. Tapos merong kill switch, merong reverse override. Override pero kung shortcut natin, passing light ang tawag nito. So ito yung ituturo ko sa inyo mga bro, ano? Kasi napakarami yung nagtatanong kung ano daw yung function ng bawat ito, tapos yung color coding kasi napakaraming wire nya. So bago natin umpisahan yung mga bago pa lang dito sa ating channel, kung ngayon pa lang kayo napadpad, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po lagi kayong updated pag meron tayong mga videos na mga i-upload. Para maikli lang tayo mga bro, umpisahan na natin. So, bale ito mga bro yung tinatawag na Domino Honeywell switch. Ayan. Tapos doon sa mga magtatanong kung magkano ito, iba-iba yung price nito mga bro. Mayroon nagtitinda na 500, 600 to 700, mayroon pang 800. So, maghanap na lang kayo mga bro ng medyo mura, ano. Ito nabili ko ng 568. Okay? So, yung Honeywell switch mga bro ay kaparehas din niya ng mga mga switch na pang XRM, pang Raider, nadagdagan lang siya ng hazard, tapos ng push start, yan, ng passing light, no. Sabi ko nga sa inyo, pag marunong kayo mag-diagnose or mag-naintindihan nyo yung function ng bawat wiring, kahit walang tutorial mga bro, kaya nyong pag-aralan ito, ayan. Tapos ko na rin siyang i-troubleshoot, yan, bali alam ko na yung function ng bawat wire, ituturo ko na lang sa inyo kasi anong isang araw ko pa ito mga bro natapos. O, tinistir ko na yan isa-isa. Ayan, inalam ko yung function ng bawat wire nito. Kasi yung Honeywell switch mga bro ay mayroong 16 na wire. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, 16 na wire. Yan, kaya ituturo ko sa inyo kung nasaan ba dyan yung starter, nasaan ba dyan yung busina, nasaan dyan yung signal light. So ipapaliwanag ko sa inyo mga bro. Dito sa ano, meron kasi akong napanood na ibang video mga bro na hindi na daw kailangan yung dalawang wire. Sa bagay, depende naman sa inyo yun ano. Sa busina mayroon dalawa, sa starter mayroon dalawa, sa left and right mayroon tatlo kasi mayroong main, tapos sa high and low mayroon tatlo, mayroong main. Tapos sa hazard, isa lang yung lumabas. Dito mga bro, sa kill switch, mayroong apat. Pag naka-on, mayroong gumagana dyan. Pag naka-off, mayroong gumagana. Ay, pag naka-pull or naka-press, mayroong gumagana. Pag naka-pull, mayroong gumagana. Pag naka-press, mayroong gumagana. Bali, apat dito yung wire na nakakabit sa kanya. Yun yung sinasabi ng iba mga bro na wala ng kwenta or hindi na ginagamit. Tapos dito, dalawa rin. Okay, so para maikli lang tayo mga bro. Umpisa na natin, ano? Bali, ito yan, nilista ko na dito yan mga bro. Ito yung mga pinagsusulatan ko ng mga diagram mo. Yan. Ito na yan. Ito pala mga bro yung sinasabi ko sa inyo na sinulat ko na yan. Tapos ito na rin yung sa hazard na walang switch. Abangan nyo na rin mga bro kasi pagkatapos natin may upload itong video, pag-upload ko nito, isusunod natin na upload ay ito, yung wiring diagram ng hazard na wala kang switch, yung stock na ano lang yung gagamitin, yung stock na signal light na switch, ito lang yung gagamitin natin. Okay, so dito muna tayo sa Honeywell. So dito mga bro, unahin ko na to, susundan ko na lang mga bro, siguro hindi ko na ititester sa inyo mga bro, sigurado naman yan. So 100% mga bro, sigurado yung tama itong ituturo ko sa inyo na mga ano, na mga wiring color coding tsaka yung function. So dito mga bro, dito muna tayo sa kill switch. Ayan. Yung yellow, tapos yung kulay brown. Ito mga bro, madali lang naman hanapin. Yung yellow tapos yung kulay brown, ito 'yan sa pull, pag naka-pull siya. Ito. Pag naka-pull.
Ayan, so papakita ko muna sa inyo. Dalawa lang to mga bro, tapos yung iba siguro hindi ko na ititestir. Testirin natin. Ayan. So itong test probe natin ng tester. Ayan, sana naririnig niyo yung video. Pag nakadikit yan, natunog. Ayan. So testirin ko mga bro yung kulay brown. Ayan ha, patunayan ko sa inyo ha. Kulay brown, tapos kulay yellow. Ayan, magkatabi naman sila. Ito siya. Pakinggan nyo yung tester ha. Ayan, natunog yan. Ayan, nakapull siya, nakapull. Pero pag prines ko yan, namamatay. Pag pinull, nabubuhay or may continuity siya. Pag prines, namamatay. So, ganun yung function niya mga bro. Ano? Tapos, isunod natin yung isa. Yung ano naman, yung black, tapos yung black-white. Ito yan mga bro ha. Yung black, ayan. Ito yung black, black-white. Ito yung black, tapos yung black white nasa kabilang sakit siya mga bro no. Ayan, nasa kabilang sakit. Black tsaka black white mga bro ha. Ito, tumutunog yung tester niya. Pero pag ino na natin 'yan, ayan naka-press. Naka-press yung kill switch niya. Ito yung kill switch mga bro ha. So pag prines ko 'yan, ay pag pinul, ayan namamatay siya. Ayan. Okay? So maliwanag tayo diyan mga bro ha. Ulitin ko lang. Ayan, bali mga bro, yan yung dalawa lang ang ititestir natin. Yung iba hindi na natin ititestir kasi sigurado naman yan mga bro. Sundan nyo lang itong ituturo ko sa inyo at makukuha nyo yung function yan. So kahit hindi na kayo magpakabit sa mga electrician o sa mga mekaniko na marunong magkabit nito, kayo na lang yung gumawa. Madaling sundan lang. So ayun na nga, yung yellow at yung brown. Ayan, dito tayo. Yung yellow at yung brown, yan yung kill switch ng pull. Parang three-way kasi mga bro, parang dalawang switch. Pag naka-press, parang Honeywell switch siya eh. Pag naka-press, may continuity yung dalawa. Pag naka-pull, mayroong dalawa naman na may continuity. Yun mga bro ay, nabubulol na ako ah. Yung red. Yung yellow tsaka brown, tapos yung black, tapos yung black-white. Ito yun sa pull, ito yun sa press. Okay, tapos na tayo dyan mga bro. Ang isunod naman natin ay yung sa headlight. Yan, dito sa red yellow. Ito meron dito mga bro, red yellow. Yan, isulat nyo na lang mga bro o i-screenshot nyo. Tumamaya ilalapit ko yung video natin para may screenshot nyo. Yung red, yan. Yung red na may yellow, yan yung main supply ng headlight. Tapos meron dito yung kulay green. Ayan, kulay green, tapos kulay blue. Ayan. Ito. Itong tatlo. Yung red na may stripe na yellow, yan yung main. Ayan. Tapos yung green, yan yung low na supply. Tapos yung blue, yan naman yung ating high. Yan yung ating headlight. Ano? Tapos mga bro, ang isunod naman natin ay yung yellow-red. Ayan. Ito, yung yellow-red. Yan. Tapos yung red-blue. Yan, red-blue. Ito. Red, blue, ayan naman mga bro yung sa push start natin. Kahit magkabaliktaran yan mga bro, wala naman problema. Pwede nyong gawing negative trigger, pwede nyong gawing positive trigger. Okay, ito yung ating push button or sa ating push start. So ilista nyo mga bro kung gusto nyong isulat. Okay, tapos isunod naman natin mga bro ay yung flash relay. Dito mga bro sa flash relay, mayroong komplikado dito ano, kasi pinagsama-sama nila eh. Ano, binaklas ko sa loob, pinagsama-sama nila yung sa busina tapos yun sa hazard. Kaya dito mga bro sa ano, dito sa signal light natin, mayroon kami makitang red black. Saan ba yung red black? Ito yan mga bro, mayroong red black dito. Ayan, yung red black mga bro, yan yung main. Ito yung papunta ng output ng flash relay. Kasi diba yung flash relay mayroong B, mayroong L. Yung B sa battery or sa ignition, tapos yung L yun sa light. Ito yun. Yan, dito kayo tatap mga bro. Okay, maliwanag tayo dyan ha. Ito yung itatap nyo sa flash relay. Ngayon, meron ditong brown white. Ito. Yung brown white naman mga bro. Ayan, ito ha. Makikita nyo, ito naman yung left signal. Yan, left signal. Tapos, yung brown green naman. Ito, dalawa. Kita nyo na video. Yung brown green, ito naman yung right signal. So, kumpleto na tayo sa signal light. So, okay, ulitin ko lang. Yung red na may stripe na black, yan yung ating supply, main galing ng flash relay. Yung brown na may stripe na white, yan naman yung ating left signal light. Tapos yung brown na may stripe na green, yan naman yung ating right signal light.
Okay mga bro, tapos na tayo. Ano, dito naman tayo sa hazard. Ito mga bro, yung sinasabi ko sa inyo, ano, yung hazard natin ay isang wire lang. Yun yung brown na may stripe na red. Ito yan mga bro. Yan, magtatanong kayo bakit isa eh, dalawa yung ating hazard. Left and right. Eh, di ko alam mga bro, iwan ko dun sa nag-design ng ito, ng Honeywell. Diba, isang wire lang siya. Yan. Pag pinindot nyo, pag naka-on, magsasama itong dalawa kasi nakatap ito sa hazard, yung red na may stripe na black. Pag naka-off, walang supply. Okay, para patunayan ko sa inyo yan. Ano, baka malito kasi kayo mga bro eh. Malilito kayo dito kasi dalawa lang yung sa hazard niya. Ayan. Ulitin ko ah. Ayan. So, nagtutunog yung tester natin. Pag nakadikit, itry natin itong dalawa. Tumang mo, tapos ko na ito yung tester eh. Pero papatunayan ko lang sa inyo. Yung red na may stripe na black, tapos yung brown na may stripe na red. Ito yung hazard natin. Yan oh, natunog oh. Natunog yung tester natin oh. Pag pinatay ko yung hazard, patay. Pag hinazard ko, buhay. Start. Yan. Okay, maliwanag tayo dyan. Ano? So, ibig sabihin, yung brown na may stripe na red, yan yung ating hazard. Ngayon, ang tanong, bakit isa lang? Madali lang naman ito mga bro, pagganahin nyo sa dalawa. Bili lang kayo ng diode na kahit 6 ampere. Ano? Kahit 3, pwede na siguro kung yung mga nakalid. Pero yung suggestion ko, doon sa mga naka-halogen, stock na bulb, medyo matakaw sa kuryente yan, mataas. Gamit kayo mga 6, 7, 8, 9 na diode mga bro. Ano? 6 or 9 ampere na diode para hindi masyado mag-init yung ating diode. Okay mga bro, so dito na lang tayo sa passing light. Yung passing na light yung wala natin. Yung passing light naman mga bro, orange, itong dalawa yan, magkasama naman yan sa socket. Naku, nagkabuhol-buhol na. Ito, yung white, tapos yung orange, yan naman yung ating passing light. Okay, maliwanag tayo dyan mga bro ha. Yung orange, saka yung white, yan yung ating passing light. Okay din yan mga bro, magkabaliktadan. At nabubulol na talaga ako mga bro, nagugutom na ako ha. Okay, isa na lang, busina na lang. Ayun, ano ba yung wiring ng busina dito? Red black mga bro. Yan, red black. Red black at brown black. Ito yan mga bro. Itong dalawa. Eh, magtataka kayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga bro. Magtataka kayo. Bakit may red black? Eh, yung ano natin, yung flash relay natin, may red black. Okay mga bro, tama yung iniisip nyo. Magkadugtong yung busina, yung main ng busina, magkadugtong tsaka yung flash relay. Kaya ang mangyayari dito sa Honeywell switch nyo, pag pinindot nyo yung busina, pip, 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 ganun yung labas nyo mga bro. Ano? Kasi nga nakatap siya sa flash relay. Okay, hindi ko alam kung bakit ganun yung design ng Honeywell. Yung red black na yan, yan yung main supply ng signal light natin. Nakatap sa flash relay. Tapos dumiretso sa ng busina. Hindi ko nababaklasin to. Okay, basta tama yun ito mga bro. Yung sinasabi ko sa inyo na wiring. Ngayon mga bro, kung gusto nyo na i-stack na busina, tutunog lang siya kapag pinindot nyo, madali lang. Babaklasin nyo nga ito, tatanggalin nyo yung tatlong tornilyo. Yan, isa, dalawa, tatlo. Phillips screw lang yan. Puputulin nyo dan yung nakakabit sa busina. Yung red black. Ayan. Okay? Tapos dudugtungan nyo siya ng isang wire, papalabasin nyo dito. Ganun ang gagawin nyo dyan. Para hindi siya maging parang flash relay. Kasi pag hindi nyo ginawa yun mga bro, pag pindot nyo ng busina, tutunog yan. Ang tunog yan, halimbawa, in-steady din yung pindot, ang tunog yan, pip, 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 parang signal light siya. So, ganun mga bro ha. Kung gusto nyo, ayaw nyo ng ganun, tanggalin nyo yung red dito, yung red may stripe na black, tapos dugtungan nyo ng isang wire, palabasin nyo dito. Yan yung isama nyo doon sa brown black. Yan yung ating busina. At ayan mga bro, ilalapit ko sa inyo yung ano. Ilalapit ko sa inyo yung ito. Picturean nyo lang mga bro. Ayan. Pwede nyo i-screenshot yan. Ayan. I-screenshot nyo. Ayan. Kita naman siguro sa video mga bro. Ayan o. Honeywell wiring. Ayan. Okay. Tapos, ito yung susunod natin. Ito naman yung hazard na walang switch. Okay mga bro, hanggang dito lang yung video natin at ganun lang po kasimple yung wiring color coding, wiring function ng Domino Honeywell switch. Tapos mga bro, ano, nasa senyo na yung kung gusto nyong gamitin. Kasi hindi porket na push start, push start na siya ang gagamitin nyo. Kasi sa kabilang side, meron na tayong push start. Ano?
pwede nyo siyang gamitin na passing light, pwede nyo siyang gamitin na loud horn. Di ba, itong isa stock horn, itong isa loud horn. Di ba? Yung hazard, pwede nyo switch, gamitin na switch ng mini driving light. Ayan. Yung pole, pwede nyo gamitin kill switch, pwede nyo rin gamitin na sa park light. Ayan. Nakadepende, ano mga bro? Depende nga sa wiring. Sabi ko nga sa inyo, kung naiintindihan nyo yung function ng wiring ng switch, madali. Napakadali lang yung wiring. Hindi nyo kailangan sundin kung ano yung nandito. Okay? So, napakadaming nalilito dito mga bro. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag-aralan nyo yung function, kung paano gumamit ng tester, paano kumuha ng continuity, kasi napakadali lang hanapin yan. Kahit anong wire pa yan, ano mga bro? Kahit anong wire pa yan, kaya natin makuha yan. At pasensya na kayo mga bro, sinisipon tayo. Kung kailan tayo nag... Kung kailan tayo nagpa-vaccine, kaya tayo sinipon, ano? So, hanggang dito lang ulit mga bro, ano? Maraming salamat sa panonood at... kung meron kayong hindi naintindihan mga bro, huwag niyong kalimutan ni-comment at sasagutin natin yan.